Fat. FLM Blogger Boom Boom. Shout out everybody. Boom boom. Kamusta tayo dyan mga ka-5-9? Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit sa aking channel mga ka-5-9 at welcome sa isa na namang reaction video. At syempre, ang ating reaction video ay walang iba kundi patungkol na naman ito sa mga talino daw warriors na bumabato sa mga FLM vloggers. At mamaya po meron akong panawagan para sa mga FLM vloggers. At syempre, meron tayong shoutout sa dulo. At ang inaano ko lang po, ang gusto ko lang po sana mangyari dito is maging mapagmasid tayo. Huwag tayo basta magre-react sa mga banat ng mga kalaban dyan. Huwag tayo basta tinatawag na bugso ng damdamin kaagad. Pag-aralan natin mga mabuti, mga ka-5-9, yung taktika na ginagawa ng mga kalaban. Pag-aralan natin mabuti kung paano nila dinadivert o binibigyan ng twist para tayo magalit, para tayo mapurbok. Kasi nila sa ating lahat na mga FLM vloggers, FLM supporters is mahina. Kaya nga sinasabi nila na sila daw ay isang matalino warriors. Kasi meron po ako napanood na video ng isang matalino daw warriors na naglabas po siya ng mga larawan ni former President Marcos, katabi ng larawan ni Mr. Francis Leo Marcos at ni Mr. Pacifico Marcos at ni FLM. At meron pa silang nilabas na ito daw ang tatay ni pangatlong bahagi ng kanyang pinapakitang larawan is ito daw yung tatay ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos at katabi yung larawan ni Mr. Francis Leo Marcos. Doon sa pangatlo ginawa niya mga ka-5-9 is halata naman natin na kahawig. Ngayon, siyempre, kung hindi natin maiisip na sa modernong panahon tayo ngayon, sa modernong technology, is kung tayo ay habang nanonood sa kanyang video is naprovoke tayo, kumagat tayo sa pain niya na agad nagalit at bigla tayo nagsabi na paano naging ito yung sinasabing tatay ni Norman Mangusin ay kahawig na kahawig. Magkaisip tayo na baka inedit. Inedit nga po. Ginamitan ng face up. Na usong-uso ngayon yung face up na yan. So, pwedeng-pwede talaga mangyari. Kaya lang po, pagdating sa kanyang thumbnail, nandun yung isa pang choices. Yung isang photo ni Gilbert Mangusin na ginawa niyang option D. At hindi ko lang din malaman kung ito ba ay sinadya niyang gawin. Kung ito ba ay nagkamali lang siya. At yun talaga ang gusto niyang mangyari na yung hanggang option C lang. Kasi po, ang original thumbnail niya is hindi po ganun. Ang original thumbnail po niya is yung naka-mask na nakayuko. Yun po, ito po, makikita niyo po dyan sa screen. Yan po yung original thumbnail niya. Hindi ko lang alam kung ito si Mr. Jojo D. Guzman na isa rin FLM vlogger, kung nung mapanood niya ang vlog na ito, ng taong ito, ay baka hindi pa napapalitan ng thumbnail. Kasi pwede po nilang gawing taktika yun eh. Habang hindi pa na, habang bagong upload, so ito muna ang thumbnail natin. Ayan. Tapos kapag kami after 5 hours o 3 hours nang naka-upload o 1 hour nang naka-upload, papalitan natin ang thumbnail para magkaroon ng twist. So kung mapapansin nyo mga ka-5-9, ang taktika ng mga kalaban dito is gusto nila lang tayong guyuin. Gusto nila tayong lituhin ba? Gusto nila tayong mapaniwala sa mga sinasabi nila at gusto nila tayong magalit sa kanila. Kasi naglalabas sila ng fake. Napakalinaw naman po na pag hindi nyo po lawakan ang pangunawa nyo at hindi nyo po lalawakan yung pag-aanalisa sa kanilang mga vlog is makukorner ka doon sa sinasabi na galit at
makakapag-comment ka agad, makakapag-react ka agad ng hindi maganda. At yun po ang gustong-gusto nila mangyari. Na makita nila yung mga FLM supporter, makita nila yung mga FLM vlogger na nagngangalit, na nagagalit ka agad, na hindi nag-aanalisa sa mga pangyayari. Hindi naman po ako sa nagmamalinis dito, pero kaya lang po, ang gusto ko lang ipanawagan kay Sir Jojo D. Guzman, Connect TV, is agad siyang nag-comment o live na pinamagatan niyang debunk ang kanyang grave man. Ayan, debunk grave man. Kasi sa sobrang inis niya doon is maaring hindi niya napansin na pinalitan yung thumbnail ng option D na sinasabi at naka-highlight pa talaga yung pangalan ni Jojo D. Guzman doon na hindi hahanapin ng hahanapin ng isa pang option. At pwede rin na nagkamali talaga siya sa kanyang thumbnail at yun talaga ang kanyang vlog para asarin o inisin yung mga supporter ni Mr. Francis Leo Marcos at yung mga vlogger ni Mr. Francis Leo Marcos. Sabay nagpalit ng thumbnail. Si Sir Jojo D. Guzman naman is talagang siyempre nagalit at siyempre tagapagtanggol tayo ni Mr. Francis Leo Marcos at taga-suporta tayo ni Mr. Francis Leo Marcos at gusto nating linawin yung mga pangyayari na mali. Yun ay akala nating mali. Pero hindi po yun mali. Yung vlog na yan, hindi po mali yan. Sinadya po yan. Sinadya nilang gawin yan para makita nila na sumabog sa inis o sumabog sa asar yung mga supporters ni Francis Leo Marcos. Kaya nga po sinasabi ko mga ka-5-9, kung tayo ay manonood ng mga vlog ng mga kalaban at pupunta tayo sa mga live streaming nila, magmasid tayo. Kung maaari, i-screen record natin yung kanilang conversation habang sila ay nagla-live. At kung maaari, kung meron silang mga pinapakita, pina-flash sa screen, i-screenshot natin. At kung maaari, kung manonood man lamang din tayo ng mga vlog nila at hindi maiwasan na sakasakali na ipinopromote sila ni YouTube, ay makikita at makikita natin sila sa wall ng ating YTC. Suggestion ko po, panoorin natin kung kayo naman ay una pa lang naiinis na kayo sa title, una pa lang naiinis na kayo sa thumbnail, huwag nyo lang balakin panoorin kasi masasayang lang ang oras nyo. Tapos, hindi nyo makukontrol ang sarili nyo, magko-comment kayo ng negative. Yun po ang gustong-gusto ng mga kalaban. Ang makapag-comment tayo ng hindi maganda, ang magalit tayo sa mga video nila, ang magalit tayo sa mga vlog nila. Yun po ang gustong-gusto ng kalaban na mangyari mga. Kaya ito po ang panawagan ko sa mga FLM supporter at FLM vloggers. Hinihingi po tayo sa pag-comment at tutukan natin mabuti. I-analyze natin mabuti yung mga sinasabi nila sa kanilang vlog kung hindi maiwasan na mapapanood natin. At kung tayo po ay mag-react, katulad kay Sir Jojo, hindi ko naman po sinasabi na binabas ko si Sir Jojo D. Guzman dito, is ako po ay nagpapaalala lamang. Ito po ay hindi lamang kay Sir Jojo D. Guzman. Ito po ay para sa lahat ng mga FLM supporters at FLM vloggers. Mga sir, mga ma'am, kasi yan po ang gusto nilang mangyari. Ang makitaan tayo ng kahinaan. Kapag tayo po ay nagpadala sa ating kahinaan at tayo po ay nagpadala sa ating emosyon kaagad-agad na minsan nakakalimutan nating i-analisa ang mga pangyayari na kung minsan nakakalimutan nating hanapan pa ng panpanang mas malalim pa na pagsilip o paghimay-himay sa mga salita o sa mga pinapakita nilang larawan. Yun po ang gustong-gusto nilang mangyari sa atin. Na magkaroon ng galit at mainis at magbitaw ng mga salita na mga hindi naman karapat-dapat. Kaya, sana po sa susunod, mag-ingat po tayo. Kung tayo po ay mag-react sa mga ginagawa nila, kung tayo po ay magbibigay ng komentar sa mga ginagawa nila, is pag-aralan po natin mabuti. Ayan, ako po ay hindi rin ako perfectong tao.
Kaya lang po, kinukuha ko po yung ganitong pagkakataon na sinasama ko sa aking vlog na manawagan na rin po, hindi lang po ito para sa akin at hindi lang po sa isang tao na sinasabi ko rito, na binanggit ko na kanina ang pangalan, kundi para po sa ating lahat. Para sa ating lahat ng mga sumusuporta kay Francis Leo Marcos, para sa ating lahat ng mga sumusuporta ng mga vloggers ni FLM, mas maganda pong pag-aralan nating mabuti ang mga pangyayari. Gaya na sinasabi ko, maging mapagmatsyag, mapanuri, at magsaliksik pa po tayo ng iba pa, mga ka-5-9. Ituloy natin ang komento, o ituloy ko yung komentar o reaction ko sa vlog ng mamang ito. Ayan. Sa bandang huli, mayroon siyang sinabi doon na yung vlogger, yung FLM vlogger na si Jai Biba daw, kita daw doon yung pagpirma ni Miss Imelda Marcos sa painting na yon. And then, may sinabi pa siya na yung mga vlogger daw ng FLM ay mostly is taga Bulacan. Na kung matatandaan natin, ang sinasabi nilang Norman Mangusin o si Sir Mr. Gilbert Mangusin na tatay umano ni Norman Mangusin is taga Bulacan. Sinasabi pa niya dito sa bandang dulo na planado daw ng mga vlogger na ito at bago pa nangyari ang Mayaman Challenge is nakaset up na sila. Sasabihin ko lang po sa inyo mga ka-5-men, ako po kilala ko mismo si Jai Biba. Kilala ko po siya, kasabayan ko po siya sa pag-YouTube at kilala ko siya, naging kaibigan, naging katropa. At hindi po siya taga Bulacan. Doon ko nasabi na putik na yan, napaka-peki talaga ng tao na to. Mga bobo! At yun ba lang kung sino, tingnan niyo po yung style niya. Siyempre, kung sino ang nakakakilala kay Jai Biba is magre-react o magko-comment sa kanyang video. At yun po ang kukuhain niyang pagkakataon para bakbakan ng iba pang mga supporter niya. Kasi ipipin po niya yung comment mo kapag ka-against. Eh, kung may pagkakataon kayo, tipihin nyo yung galit nyo, tipihin nyo yung sa sarili nyo, huwag na kayong mag-comment. Panuorin nyo na lang. Tapos, kung naiinis kayo, huwag nyo tapusin. Huwag nyo na talagang panuorin. Kung talaga sa umpisa pa lang, nakaasar na kayo. Ituloy natin yung kay Jai Biba. Sinasabi niya na ang IP address daw ni Jai Biba is sa Bulacan. At nagtatago daw sa Japan. Marami pa siya sinabi doon na patunggol kay Jai Biba, pero lahat po yun is mali. Maling, maling, mali. Tinan yung discapin na. Thank you talaga sila. Alam mo kung bakit? O pwede rin sinadya nila yun. Pwede rin sinadya nilang sabihin na mali para makapag-comment ka at sasabihin mo na hindi naman yan taga Bulacan eh. Taga dito yan eh. Hindi naman yan talaga yung pangalan ni Jai Biba. Eto ang totoong pangalan yan. O diba? Di nahuli tayo ngayon sa pae nila. Kasi itong mga bashers na ito at ito yung mga matalino daw warriors na ito, sila yung gumagawa ng paraan para tayo hulihin. Sila yung, kasi ilan lang sila eh. Kung hindi pa sila magbuklod-buklod, ay talagang mahihirapan sila. Since naiilan lang sila, kailangan nilang gumawa ng pain. Magpakagat ng magpakagat. Tingnan mo yung isang vlogger na panay ang ngisi, nakita na yung ngalangala sa kakangisi eh. Gawa ng kwento. At sinasabi niya na mapapatunayan daw talaga niya yung mga kwento na yun. Diba? Isa po yun sa mga pain na mga talino daw warriors. At may mga patunay daw sila, pero hindi ko alam kung talaga may mga patunay sila. Basta mga 5-9, paalala ko lang po, maging mapagmasid, mapagmatsyag, mapanuri sa lahat ng mga lumalabas na balita. Kung hindi po tayo makapagpigil na mainis, is huwag na natin tapusin yung pinapanood natin. Iwasan po natin mag-comment ng mga galit tayo. Iwasan po natin mag-react agad-agad na tayo ay galit. Kasi yun po ang nakikita nilang kahinaan sa atin. Hindi ko naman po sa nila lahat ng mga FLM vloggers at mga FLM supporters.
tao lang din po tayo at na, minsan po ay napuprovok tayo at hindi natin napipigilan talaga na magalit. Pero ang sasabihin ko lang po is kontrolin natin ng konti kahit pa paano, pag-aralan natin at huwag natin silang hahayaan na magbigay na magbigay ng pain sa atin. Hanggang dito lang muna tayo mga ka-5-9. Maraming salamat po at syempre hindi natin kakalimutan ang mga shoutout natin dyan. Boom boom! Ayan, shoutout kay Dream Fanyo. Pa-shoutout naman ka-5-9 from Jordan. Ayan, shoutout din kay Secretary Yamatan. Ayan, mabuhay po kayo ma'am. Maraming salamat po sa pagpatuloy na nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Yama. Ayan, shoutout din po kay Rose Pearl Court. Ayan, shoutout kay Mary Vic Asuncion. Ayan, solid FLM supporters. God bless. Ayan, shoutout din kay Aaliyah Tahiruglu. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sabi niya. Ayan, sabi naman niya Yolanda San Juan. Ayan, shoutout po. Idol ko po si FLM. Ayan, maraming salamat po sa mga support. Patuloy na sumusuporta kay Francis Leo Matos. Shoutout din kay Evelyn Novenario. Ayan, keep strong, keep the faith. God bless FLM. Kay Oscar Loyaga. Ayan, shoutout sa'yo, Mr. Oscar Loyaga, watching from UK. Ayan, keep supporting FLM. Ayan, shoutout din kay Nitz Capino. Supporting FLM, watching from Dubai. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga bumati sa akin ng, sa comment ng Happy Father's Day nung nakaraang Father's Day is maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta po sa aking mumunting bahay, maraming salamat po sa inyo. Blito Bondok, ayan, maraming salamat sa pagsuporta mo tol, ayan. Kay Bongbong Garzon, ayan, shoutout full support Francis Leo Marcos from Mindanao. Kay Mabel Baniaga. Hi sir, magandang umaga. Ayan, solid FLM, inshallah makakalabas na siya. Ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta po kay Francis Leo. Mga bashers ng FLM, malapit na kayong mabaon. Ayan, sabi ni Mania Anthony Silvestre. Ayan, shout out po. Villafuerte and Ascalopet, salamat sa pagsuporta, solid FLM supporters. Boom boom. Yan. Maraming salamat po. Hanggang dito lang muna ang ating shoutout. At sa lahat ng mga bumati sa akin ng Father Happy Father's Day, maraming salamat po sa inyo sa mga nag-comment niyo po. Sa mga comment niyo po, maraming salamat po. At syempre po, shoutout to all the FLM vloggers and FLM supporters. Maraming salamat po. Huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. Patuloy na maniwala. At napakagaling po nating abogado na si Attorney Abraham Espejo. Ayan. Maraming salamat po. Kaya hanggang sa susunod na video, hanggang dito naman tayo mga ka-5-9. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon. Saludo po ako sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-5-9 at huwag kalimutan magpasalamat sa araw-araw na biyayang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Boom, boom!